Hello mga kabayet, narito ulit ako para ipakita at ituro sa inyo kung paano gumawa ng chicken mami o chicken noodle soup. Ang paniniwala ng ating mga ninuno, ang dish na ito ay nakakapagpagaling ng common cold, flu, lagnat at nakakapagpatanggal rin ng pagod. Kaya kumuha ng lapis at papel at isulat ang mga sangkap na kakailanganin. Huwag mag-alala, caring-care nyo ito mga kabayet dahil tiyak na papatok ito hindi lang sa inyong panlasa, pati na rin sa bulsa. Ang ating mga sangkap ay 4 na litrong tubig, 3/4 kilo na manok sobres, at yung kanyang chicken bones. So, yung chicken bones, masarap, mas malasa ito. Then, meron tayong 16 pieces o 41 grams na cloves ng bawang, 80 grams na sibuyas. So, ito, large size dito sa Pinas. Then, meron din tayong 250 grams o 1/4 kilo na Chinese pechay. 125 grams o 1/8 kilo ng carrot. So, 1 piece, large size ang katumbas nito. Then, meron din tayong onion chives o sibuyas mura na 20 grams. At ang huli ay ang ating 1/2 kilo o 500 grams na egg noodles. So, tinatawag rin ito na fresh Mickey. So, bago ko hiwain, gusto kong makita ninyo ang ating mga sangkap. O, atin na itong hiwain. So, una natin gagawin ay tatanggalin natin yung skin o yung balat ng ating manok at yung mga taba nito. Tatanggalin natin yan. O, hihilain ko lang mga kapatid ha. O, hihilain ko lang mga kabudget. So, ito. So, hinugas, kailangan hugasang mabuti para maalis yung mga namumuong dugo. Ganon din dito sa mga buto-buto. Then, lalagay natin sa ating apat na litrong tubig sa may kaserola. So, lalagay natin. Kasama na naturalmente ang mga buto-buto. Then, ang ating 6 cloves na bawang. Sasama na natin. Hiwain natin ito ng sa apat. So, hiwain natin sa apat. Saka natin ito ilalagay sa ating kaserola. Then, pakukuluan natin ito at palalambutin ng isang oras. So, isinalang ko na yung ating kaserola. So, nandito na lahat. Ngayon, hindi ho tayo mag-uumpisang magbilang ng isang oras. Pag kumulo ito at nakikita na nating lumalabas yung steam sa ating kaserola, doon pa lang tayo mag-uumpisang magbilang ng isang oras. Balatan yung carrots natin. So, gumamit ho ako ng peeler para sa pagbabalat. Then, hahatiin ho natin sa dalawa. At, gagayatin natin ng maninipis. So, ito yung aking fruit peeler na malaki. So, pipil lang ho natin ng maninipis. So, ganito ho. Ganito ang nipis niya. So, kailangan maninipis ho. Dahil, i-stir fry lang ho natin ito. Ngayon, gagawin ho natin ay hahatiin natin ng pahaba. So, pahaba, so hindi naman ho pwedeng ganyan para pantay ho. So, dito tayo magsisimula. Lagay lang ho natin sa ating mangkok. So, tatapusin natin yung ating carrots. So, ito na yung ating carrots. So,
O, ganito ho. Julienne cut ho. Dapat. Ngayon, lalagyan ho natin ng half teaspoon po ng asin. So, ang gagamitin ko hong asin are yung fine, not the rock salt. So, fine salt. Lagyan natin. Saka natin hahaluin. So, we let it sit for half an hour. So, until na malanta yung ating carrots ng pitsay. So, be sure na bago nyo hiwain ang inyong mga gulay ay nahugasan na ito ng maigi. Oh, huhugasan muna. So, huhugasan. Una muna, hugasan. Bago natin siya ikat. So, hihiwalay na natin. So, since maliliit ito, hindi na natin siya kailangan hiwain. Tatanggalin lang natin. Muna. So, ito, pwede na. Ito, pwede na rin. Ngayon, hihiwalay natin sa dalawa para makita nyo. Ngayon, nakikita ninyo itong puti na parte ng ating pitsay. So, tatanggalin natin yung ito, ihihiwalay natin sa kanyang dahon. Ito na yon. So yung itong mga dahon kailangan din is strips. So julienne cut lang. O, lalagay natin siya sa ating bowl. So tatapusin natin lahat ng ating Chinese pechay. So ito naman yung kanyang yung white part ng ating Chinese pechay. So ang gagawin din natin ay ating ikakat ng pahaba. So, since wala tayong sushini o anumang gulay, kasi quarantine, so, ito yung pinaka, ano na niya, yung parang crunchy part ng ating chicken mami. Ngayon, nakat natin ang ating mga ang ating gulay. So lalagyan din natin, so tulad nung ginawa natin sa carrots, lalagyan natin ng half teaspoon na asin. So haluin natin. So itotos natin. Ganon din dito sa kanyang dahon. So, we let it sit for 30 minutes. Sunod naman ay ang ating miki. So, itong miki natin, hindi ho ako nakagawa ng homemade na noodles. So, bumili na lang ho ako sa palengke, kalahating kilo. Yan, lalo na sa akin, ayaw ko kasi nga medyo may amoy, malakas yung amoy. So, ang gagawin natin para matanggal ang amoy niya, babanlawan natin, huhugasan natin ng maigi at babanlawan natin ng medyo mainit na tubig para matanggal ang kanyang amoy. Inyo, kung napapansin nyo, umuusok na yung ating kaserola. So, ito na. So, nagbo-boil siya. So, mag-uumpisa na tayong magbilang ng isang oras. So, after 30 minutes, so, kung meron kayong nakikitang mga maliliit na pula, tatanggalin nyo yon. Then, check natin yung chicken. Kung ito ay malambot na. Then, titignan din natin yung ating bawang, ating sibuyas, kung malambot na rin, hindi pa. So, we will wait for another 30 minutes. So, 30 minutes more pa.
So, after the last 30 minutes, so, check na natin. Ayan. So, nakikita nyo yung kulay ng sabaw. So, kailangan clear siya at check all cloudy in color. So, ito yung ating meat. Kunin lang natin yung ating meat and yung mga vegetable na inano natin. So, after natin siyang salain, so this one, ito na yung clear na soup niya. So, let it boil again. Then, habang inantay natin mag-boil, ihihimayin na natin yung ating manok. So, after a minute, so ito na yung ating gulay kanina. So, meron na siyang, nagtubig na siya. So, ang gagawin lang natin, i-squeeze out lang natin yung tubig. So, ganyan na. So, paghihiwalayin lang natin. Then, i-stir fry lang natin ito. So, ito ngayon yung na-boil nating garlic na galing dun sa pinagpalambutan natin ng manok. So, itong garlic na ito, malambot na. So, gagawin natin, imamash natin. So, we'll add 1 tablespoon ng oil. Haluin natin. Then, with this, itong ating gulay, so, paghalo-haluin na natin. So, we add our garlic. Then, i-stir fry natin ito ng about 3 to 4 minutes. So, tara na. So, stir fry lang natin. So, hindi ako naglagay ng oil dahil sa ang gamit ko non-stick. Pwede rin naman pag hindi non-stick, kaysa ilagay nyo yung oil sa inyong mashed garlic, lalagay nyo ngayon sa inyong kawali. So, stir fry lang natin. So, check natin yung ating sabaw. So, nagbo-boil na siya. So, atin nang titimplahin. So, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na asin. And 2 tablespoon na patis. So, kahit anong brand ng patis, pwede. So, 2 tablespoon. 1, 2. Atin itong haluin. Yan, titikman natin. Titikman natin. O, dagdagan pa natin ng fish sauce. So, dalawa yung nailagay natin. So, we add 2 more tablespoons. Then, i-add na natin ang ating egg noodle. We simmer it for 5 to 7 minutes. So, after 5 minutes, so ito na yung ating Nikki. So, luto na siya. Nilagay ko na sa ating bowl. Then, we top it with our stir-fried vegetable. And also our flaked chicken. So, kayo na ang bahala dun sa chicken kung ano ho yung gusto nyo. Kung malalaki yung pagkaka-flake o yung maliliit lang. Then, we put
also your our onion chives o murang sibuyas sa magiging topping. So, ayan na ang ating chicken mami. O, ito na po yung ating 4 servings na chicken mami. Atin ng tikman. Atin ng tikman. Ang sarap. So, subukan na ang aking recipe at mag-leave ng comment below. Huwag kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang bell button para sa latest ko pang uploads. Hanggang sa muli mga kabudget. Paalam!